guys, welcome back sa aking channel again. Ito yung part 2 ng ating vlog. Diba sabi ko kanina, ikakat ko para kahit paano hindi siya ganun kahaba. So this episode naman, ipapakita ko sa inyo kung how I pack my hospital bag in the new normal way. Diba alam naman natin na may virus, maraming virus kahit saan. At kailangan nating mag-ingat. Naisip ko lang na i-share sa inyo yung way na ginawa ko, baka sakaling makatulong or wala, baka sakaling magustuhan nyo rin, baka, you know, yung sa mga upcoming mom, sa mga new mom, sa dati ng mom, sa mga dati ng ina na mga nganak pa din, di ba? Sa gitna ng pandemic na to, di ba? Sino ang hindi mapapraning? Especially at pupunta tayo ng hospital. So, bago ko ipakita sa inyo kung paano ko ang tawag nga ulit. Paano ba yun? Kung paano ko loading tayo, besh. Inimpake ang ating mga gamit ni baby at ang gamit ko na dadalhin, na ihanda natin pag manganak na ako sa ano yung pinagagawa ko? So, bago ko ipakita sa inyo kung paano ko inimpake ang aking mga gamit at ang gamit ni baby. So, gusto ko muna pasalamatan ng sponsor ng aking mga damit! Ay, mga damit pala ni baby. So, gusto ko pasalamatan si Ate Nelia. Hi ate, I know you're watching. So, thank you ate. So, si ate, halos lahat guys ng damit ni baby sa kanya galing. As in, binigyan niya ako ng isang sakong maliit ng mga damit na pang baby kasi dalawa yung anak niya and ewan ko ba't ang dami niyang damit na binili, yung iba hindi pa nga nagamit. So yung mga hindi pa nagamit binili ko sa kanya kasi mali mo mga anak pa siya, diba? And as in, kompleto na siya guys, ulo hanggang paa. Ang binili ko na lang is yung ano ba yun, yung tuwalya na may ano sa ulo, tapos yung lampin at saka bigis, yun na lang ang dinagdag ko. Pero so far, mga damit, ang daming damit guys. So, thank you ate, nakalibre na ako, nakatipid ba ako. Paglabas ni Marius, magpaampo na kami dalawa ha, abangan mo. And then sa crib, sa kanya din yung crib. So, thank you ate, and then yung liguan ni baby, sa kanya din, di ba? Magpapaampo na tayo, oo, magpapaampo kami sa kanya paglabas ni baby. Papaampo kami dalawa, kasi wala, gusto lang namin, marami libre. So, ayan, so thank you ate, sa libre. Naisip ko lang kasing gawin yung ganitong pag-impake kasi alam niyo naman, si sweetheart, napaka-nervyoso, di ba? Baka mamaya isa sobrang tense niya pag hiningaan siya na damit ng bata. Magkalkal siya ng magkalkal hanggang sa nakalkal na lahat. So, kaya ito ang ginawa ko para pag hiningan siya, isang bigay niya. Isang bigay na, di ba? Papakita ko sa inyo. So, ayan, kung makikita nyo, nilagay ko siya sa Ziploc bag, sa isang plastic bag na ganito. Kumpleto na siya, guys. So, open ko, ha? Meron na siyang diaper. Isang piraso, newborn. And then, ayan. May pajama na siya. And then, itong long sleeve. Ayan. May long sleeve na siya. Long sleeve yan. Ayan. Tapos, meron na siyang gloves. Hand gloves. Medyas. Ayan. Sombrero. At saka bigkis. O, diba? Ganun lang, guys. Ito lang dapat para pag hiningi na yung damit ni baby, hindi na magkukumahog si sweetheart. Hindi na magkukumahog si sweetheart na magkalkal pa ng bag ko. Baka mamaya, sa sobrang tense niya, magkalaglagan na lahat at magkalat na. Ay, malik kung alam ba niya kung ano yung hihingin din. Hindi niya, baka mamaya inisip ko, baka hindi niya rin alam kung ano ibibigay. So, ito na. Nilagay ko na siya sa isang Ziploc bag. Ito maganda kasi it saves so much space din guys sa bag. As in. Yan. Tsaka mas safe siya, diba?
Hindi mo na kailangan magkalkal pag sinabing, can I have the clothes of a baby? O, diba? Try, bigyan mo kagad. Tapos, nilagyan ko ng one set of baby clothes. O, diba? Ganun lang, besh. Ganun lang. Ganun lang ang ginawa ko para hindi na hassle, magkalkal. Nasaan ba yung ano, lalo yung maliliit, diba? Yung mga hand gloves. Ang liliit pa naman yan. Nasaan na yung ano, nasaan na yung medyas? Diba, doon ka pa magkalkal sa hospital. Iniingatan nga natin, diba? So, ayan. Press mo lang, tanggalin mo ng hangin. Yan. Diba? Pakita ko sa inyo yung bag. So, ayan guys, ang loob ng aking bag. Papakita ko sa inyo. Nagdala akong tissue. Magamit natin yan. Bulak. Ewan ko, kailangan yata natin yan. Kung hindi, edi dyan lang yan siya. Wipes. Damit ko. And then, ayan na oh. Nagdala akong tatlong set yan. Tatlong set ng baby clothes. Ayan. One set of baby clothes. Gantuhin natin para mas safe lang at mas organized siya. Para di ka na magkalkal na magkalkal. Extra sleeve or sando. Lampin. Blanket without hood. Blanket yan. So, diba? Malaking tipid sa space ito. At saka safe, diba? Hugot lang. At least, pag hinugot lang yung plastic, yung the rest, hindi siya madumihan or hindi siya magkalat sa bag mo. And then, malaki pa yung space niya, in fairness. Itong bag na to, guys, nabili ko sa Lazada. Mura lang to. 198 ata? 198? Aba yun? 200 something. Basta, mura lang yan. Tapos, andito sa likod, yung documents ko na kailangan na. Sa PhilHealth ID ko nandyan. Tapos, yung record sa hospital. I mean, record sa, ano ba, OB. Sa kabila, dito yung alcohol. Marami pa siya dito. Ayan, may face mask ako na nilagay. And then, sa kabila, ayan, mga baby oil something, blah, blah. Hindi ko pa alam kasi kung anong dadanin sa hospital kasi wala pa sinabi si Doc sa akin. Dinala ko lang kasi naalala ko yung nanganak si ate ko. May gantong daldala. Kaya nagdala din ako. O, diba? Hindi to sponsor, ha? So, ayun lang, guys. Sana nagustuhan nyo at sana magka-idea din kayo. Or kung meron din kayong ibang way na naisip, pwede nyo rin i-share. Para kahit pa paano, diba? Maraming matulungan or maraming makakuha ng idea kung paano mag-iingat, lalo sa panahon ngayon. So, yun lang guys. And thank you for watching. And I will see you again next time. Bye!